Katambayan, dito po pala tayo sa isa po nating kaibigan dito sa Pulumulok, si Sir Lester Sukalito. Ipapasyal tayo niya sa kanyang magandang manok. Sir, yung ating mga manok, sir, binibenta din po ba? Oo, bali nagabenta ta sisew at saka yung ginagrow na up to 2 months. Wow. So makikita natin dito may mga dito sir, available na binibenta din. Yes, marami mamaya. Makita mo mamaya, sir. Okay, ipakita niya sa atin dito mamaya. Titingnan natin mga katama, napakadaming manok po. So simulan na po natin. Nandito yung area. Ilang square meter to dito, sir? Bali 800 din siya, amigo. Maximize lang naman ng space para at least makaigo ang mga desired na breeder na ginapangita ko sa area. So ito yung manok niya katambayan, no? So ito, Black Astro Lord nito, sir. Black Astro Lord. Ano ko kay nag-focus ako sa mga ginamix ko man din sila kay meat type niya to. Meat type sir, no? Meat type niya tong manok. So andito mga katambayan, no? Maganda yung kulungan niya katambayan. Oh, ito yung mga alaga nila katambayan, no? Napakadami. Daghana, oy. Alaga ni sir. So ilang taon na nga tayo nag-alaga, sir? Since 2018. 2018 to mga katambayan. Yung mga nag-start si sir dito. Grabe, ang dami. Isa ng sampo. Sampo lang daw inumpasahan ni sir dito. O mga ilan po dito yung breeder natin, sir? Mga 330. 330 mga katambayan. Napakadami. Grabe. So ang lay natin dito araw-araw, sir, ilan naman po, sir? Actually maka average. Tatlong tray tayo, so 90 in 10 days, mga 900. So 900 eggs in 10 days. So yung egg natin, sir, binibenta din po ba natin? Kung may magbili, okay, pero sa amin kasi since nag-grow kami na nag-incubate. Ako, actually dalawa ang ano dito, ang responsibility ng tawan ko dito is breeder at saka grower. Sa akin, okay. Sa bahay, nandun ang incubator ko at saka brooderan. Kasi gina-control ko din ang season. Doon ko gina-account ang mga season. Mga season. So, ganito katambayan, no? Maganda yung ano ni sir dito. Yung pagkakagawa ng kulungan kasi hindi basta-basta mababasa, sir, no? Oo. Dito sila nagatulog. So, ano lang, sir, nagalabas lang sila pag ano, sir? Design talaga, balig yung design, ako na lang nag-design. Design ko na para semi-ranging ang labas. Kasi, yun nga, ayon sa studies na ginawa ko, kailangan ng manok ng medyo mainit. Mainit pa, na, ano, lalo din na pag-breeder. Kailangan ng init. Grabe katambayan, napakadami. Yung breeder natin, sir, nagabinta ka ng mga ganito kalaki, sir? Hindi ako nagabinta ng breeder kasi actually, amigo, kung computer na to siya, mas damo na mas makwartahan mo siya kung kahit lugunin mo siya. Kahit lugunin. Pag-isaw nyo na yan. Isa sa ibinta nyo siya, 1,500. 1,000. Grabe katambayan, ang lalaki ng mga babae, oh. Average ata to ng 2 kilo, sir, ba? Actually, kung pabayanin mo ng lalaki, ang mga sulog, abot sila ng 6 kilos. Ang iba, 7. Pero, actually, doon, mamaya, ipahawak ko sir. Kaya lang, ginakontrol namin kasi breeder nga. Kawawa yung babae? Pag na, ano, ng mga malalaking lalaki? Tapos dapat, pag nagalay siya ng egg, hindi siya masyadong mataba. Ganda, sir. Grabe. Andun pa nga sa, iba din yun sa kabila, sir? Bali, ano yun? Ibang lahi, mga decalb, may mga decalb siya, no? May mga decalb siya, pero yung mga lalaki dyan, kaberna. Kasi kaberna. Yung type ang inabon ko. Nagabinta ka ng, ano talaga, sir, yung meat?
Hindi pa rin, hindi pa. Hindi, live. Mga live lang talaga pang amin dito. Pang ano lang talaga sa sisiyo para may mga ano din yung iba nating kaibigan, sir, no? Grabe katambayan ng lalaki. Grabe 'yo. Oh. Ang pagkain mo dito araw-araw, sir, mga ilang kilo naman, sir? Actually, ang kung sundin lang natin yung ano, yung feeding ng mga breeders, eh medyo mahal. Kasi sa amin, makikita mo kami ang nag-create ng sarili naming feeds. Kayo lang ang nag ano, sir? Magbili tayo ng mga lane mash at saka ano, pampaitlog, medyo mahal. So kami, medyo nag-research din ako ng konti sa paggawa ng anong composition para sila mangitlog. Yun na din ang ano. So ano yung ano natin, sir? Ano lang? Ano man to, sir, no? More on tawag nito hammered at saka tahop na humay. Okay. Tahop na humay, may suya, may copramil. Maganda din yung ano mo, sir? Limestone 'yan. Grabe, pero yung iniinom nila, amigo, ako lang din ang gumagawa. Ikaw lang din yung magawa sa ano nila, drinks. Grabe, sir, no? Ganda, oh. Daghana ni mong alaga, sir, eh. Tingnan nyo naman katambay. Nasa 800 square meter lang to lahat dito, sir, no? Oo, pero itong area na to, hindi siya umagot ng 300 to. Mga 300 lang siguro to, sir, no? So, nakapalibot dito, mga katambayan. Napakadami, oh. Meron pa nga dito. Apil na ni Dre ang 300 si... Dila to, sir, 300... Kasali na to. To be exact, 333. 333 katambayan. Hindi pa kasali yung dun sa ano, sa baba. Meron din dun sa baba, mga tamay. At meron din yung mga... May mga sisiyo din tayo dun, sir, no? Sisiyo. Mamaya, makita mo dyan. Makikita din natin, mga katambayan, no? Grabe. So, ano talaga? Maganda yung ano dito, sir. Wala po yung mga sakit karong mga panahon, sir. Dapat lang na may vaccination program. Nag-vaccine ka din, sir. Sa breeder. Pero sa mga gina-dispose nato na livestock, wala ko nag-immune kay ang uban man guda na gina-ihaw nila, gina-kaon. So, wala ko ga-immune. Gina-control na mo ang ano, ang na, gina-sure lang na mo na okay ang health ng mga sisiyo. Pero pag may mga magbili na gustong i-vaccinize, pwede. Cheap pa lang pag nagsabi sila, so nagabiwan-biwan din tayo. So ganun dito, mga katambayan. Bali ang ano dito, sir, yung tawag nito. Mga tigi ilang taon na tong mga alaga mo dito, sir? O bago pa lang to, sir? Bago pa lang siya kasi mga siguro 1 year. Ang iba dito, amigo, may nauna na 1 year and 2 months. May iba dito na tag 9 months to 10 months. Kaya so, next year mag ano naman, ikal ko lahat bago na naman ako na. So ikatal mo lahat. So mga ilang taon ba dapat tayo mag ano, sir, mag so sa yung ano yung style, sir? Ilang taon dapat tayo magpalit ng mga inahe natin at saka breeder, sir? Para lang sa iyo, sir, sa akin personally, hindi alam ko disagree ang iba nating. Kanya-kanya man tayo mga ano, sir, di ba, sir? Pero sa akin kasi hindi ko ginakal yung mga manok ko na matatanda kasi para sa akin nagbigay na yun sila ng ano sa akin, eh, ng silbi, kumbaga dinadagdagan ko lang. Ginadagdagan mo lang. Paano sabihin mo yun na matanda niya ang iba ano, pero nangingitlog yan. Sige mo mamaya doon yung mga itlog. Makita natin yung mga itlog, mga katambayan. So grabe talaga, napakadami. 333 lahat po, mga katambayan. Ang mga babae na to dito, dari sa mga sobra po, 200, anak. Grabe katambayan, no? Gaganda, lalaki ng mga lahi. Grabe. Meron pa nga doon sa kabila, katambayan. Sir, nga nung wala niyo mo gisago lang iban, sir? Yung ano, abat nakasipirit yung iba sa kabila? Kasi yan, di ba sabi mo kanina, may dekad na hens. Experimental ko kasi yan. Kasi dati gusto ko mag-breed ng dekad. Eh sabi ko, iba talaga. Kasi medyo alam naman natin lahat na ang dekad medyo manipis. Kasi egg type yan sila. Egg type, gano'n.
ito may type, malalaki yan. Uh-huh. Pero pag yung breeder mo kaber, malalaki, makikita mo maya ang sisiw yan, malalaki pa rin. Malalaki pa rin. The same, kumbaga ang growth ng dalawang pure na kaber at saka sisiw ng combination, makikita mo maya, the same lang. Ah, okay. Within 60 days, the same lang. Ang pakainin mo dito, sir? Ano ang pakainin mo dito, ang program? Ang pakain ko dito, actually, siyempre, kung magpakain... Morning at saka hapon lang, sir? Morning at saka hapon, at saka yung expenses ko dito, balik, naka 4,000 ako in 10 days. Ah, so, ano no? 4,000 in 10 days. 12,000, kumbaga, 12 to 15,000 yeah, yung... In a month. In a month? So, mga ipot naman nila, sir, kinukuha mo, sir, yung ano nila, oh. Kung gabi, dyan sila, yung mga ipot nila, dapat malinis din ng ano, may, dapat may program ka din ng, ano, ng cleanliness. Kasi, pag umaga, yung tao ko naman, maga po yan, nag-report ka na siya ng ano, ng mga ipot, tapos ipot. Tinatapon. Ah, okay.